Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Isa at ako ang makakasama niyo ngayong araw para sa inyong aralin sa Filipino para sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, samahan niyo ako at ating tuklasin ang bagong kaalaman ngayong araw. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pagbuo ng salitang cluster at salitang may diptongo. Handa ka na bang matuto? Kung gayon, simulan na natin ang ating aralin ngayong araw. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mapagsasama-sama mo ang mga katinig at patinig upang makabuo ng salitang cluster at salitang may diptongo. Tara, magsimula na tayo sa ating aralin. Pero bago ka pumunta sa ating aralin, alamin mo muna kung ano ang kahulugan ng cluster o kambal katinig at mga diptongo. Natatandaan mo pa ba ang mga ito o may dati ka bang kaalaman tungkol sa mga cluster at diptongo? Kung wala pa o yun ang nalimutan ng bahagya, ating muling alamin at silipin ang kahulugan ng mga cluster o kambal katinig at mga diptongo. Ang cluster o kambal katinig ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Natatandaan mo pa ba ang mga katinig? Ito ang mga letra maliban sa A, E, I, O, U sa ating alpabeto. Kung gayon, ang mga cluster ay mga salita na may magkasunod na katinig o may magkatabing katinig na nasa loob lamang ng iisang pantig ng isang salita. Ating tunghayan ang ilang mga halimbawa upang higit mong maunawaan ang mga cluster. Tingnan natin ang mga salitang ito at pagtuunan mong pansin ang mga letra o titik na nakapula. Blusa. Magkatabi ang titik na B at L sa salitang blusa at nasa loob lamang ito ng isang pantig. Blusa. Sunod, pluma. Magkatabi at magkasunod ang mga katinig na P at L at naroon ito sa loob ng iisang pantig ng salitang pluma. Sumunod naman ay truck. Truck. Ito ay salitang may iisang pantig, kaya naman magkasama ang mga titik na T at R sa loob ng isang pantig ng salitang truck. Sumunod nating salita, braso. Braso. Ang mga titik na B at R ay nakapaloob sa isang pantig ng salitang braso. Sumunod, preno. Preno. Ang mga titik na P at R ay magkasama at parehong mga katinig na nasa loob ng isang pantig ng salitang preno. Sumunod naman, tren. Tren. Ang salitang tren ay mayroong isang pantig. Kaya naman magkasama sa loob ng pantig na ito ang mga katinig na T at R. Sumunod naman, gripo. Gripo. Ang mga titik o letrang G at R ay magkasama sa loob ng isang pantig sa salitang gripo. Sunod, plato. Plato. Ang mga titik na P at L ay nakapaloob sa isang pantig sa salitang plato. Plato. At ang ating huling halimbawa ay klase. Klase. Ang mga titik o letrang K at L ay nakapaloob sa isang pantig sa salitang klase. Alam mo na ba o naunawaan mo na ba ang ating mga cluster o kambal katinig? Mahusay! Ngayon atin namang alamin kung ano ba ang kahulugan ng mga diptongo. Ang diptongo ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig o yung A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Tinatawag nating malapatinig na W, malapatinig ang mga letrang W at Y dahil ito ay madaling pagsamahin o nagiging mabilis yung pagbigkas o sumasama siya sa mga patinig na A, E, I, O, U. Kaya tinawag itong malapatinig na
W at Y. Ngayon, ang diptongo naman, kung ang cluster kanina ay dalawang katinig sa loob ng isang pantig, ang diptongo naman ay pinagsamang tunog ng patinig plus ang malapatinig na W at Y na nakapaloob sa isang pantig. Upang higit mo itong maunawaan, ating tingnan ang mga sumusunod na halimbawa. Mayroon tayong limang halimbawa ng mga diptongo. Ito yung mga nagtatapos sa patinig at malapatinig na AY o I, EY o A, OY, OY, AW, AW, at IW o IW. Tingnan natin ang mga halimbawa para sa mga diptongo na nagtatapos sa AY. At iyong pansinin ang mga titik na nakapula. Para sa AY o I, bahay, tulay, tunay. Ito ay mga salita na nagtatapos sa diptonggong I. Para naman sa diptonggong A, halimbawa, okay, Ray. Para naman sa diptonggong OY o nagtatapos sa patinig na O at malapatinig na Y, apoy, kahoy, daloy. Para naman sa diptonggong AW o mga salitang nagtatapos sa patinig na A o A at malapatinig na W. Sigaw, tunaw o tunaw, galaw. At para naman sa diptonggong I, W o IW, ang mga halimbawa natin ay sisiw, aliw, giliw. Okay. Ito ang mga halimbawa natin ng diptongo. Ito naman yung mga salita na nagtatapos sa patinig at malapatinig na mga titik na W at Y. Ngayong natutunan mo na at nalaman mo na ang ating mga cluster o kambalkatinig at mga diptongo, iyong sagutan ng ating pagsasanay. Salungguhitan ang salitang may cluster o diptongo sa bawat pangungusap. Isulat mo ang letrang K kung ito ay may cluster at letrang D kung ito naman ay may diptongo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Halimbawa, maganda ang suot niyang blusa. Ang salitang may cluster para sa pangungusap na yan ay blusa. Kaya naman, ito ang sagot dito ay letrang K na kumakatawan sa salitang cluster. Iyong subukan ang limang pangungusap na ito sa iyong sagutang papel. At habang ginagawa mo yan, ay babasahin ko sa iyo ang mga pangungusap. Para sa bilang isa, ang papel ay nasa ibabaw ng mesa. Bilang dalawa, maayos na nakalagay sa plato ang pagkain. Para naman sa bilang tatlo, maganda ang mga bulaklak sa florera. Para sa bilang apat, mamahalin ang hikaw na suot ni inay. At para sa bilang lima, nagpreno ang kotse nang may biglang may tumawid sa daan. Ito ang ating mga pangungusap na iyong sasagutan. Bibigyan kita ng ilang sandali upang iyong matukoy ang mga salitang may cluster at diptongo sa bawat pangungusap. Tingnan nga natin kung iyong nakuha ang mga salitang may cluster o mga may diptongo sa ating mga pangungusap. Tingnan natin ito sa ating susi sa pagwawasto. Para sa bilang isa, ang salitang may diptongo ay ibabaw. Ito ang sagot natin ay letrang D. Para sa bilang dalawa, plato. Ang salitang plato ay cluster. Para sa bilang tatlo, florera. At muli, ito ay
salitang cluster. Bilang apat, hikaw at inay. At ang dalawang salita na ito ay mga diptongo. Para sa bilang lima, nagpreno. Ang salitang nagpreno ay isang cluster. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot para sa ating pagsasanay? Ay nako, sigurado at natitiyak kong nakuha mong lahat ng tamang sagot para sa ating pagsasanay sa bahaging ito. At upang higit mong maunawaan ang mga cluster at diptongo, atin pang palalimin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbasa ng maikling kwentong ito na may pamagat na Ang Talon ng Daranak. Ito ay sinulat ni Dr. Maria Lailani E. Bernabe. Basahin natin ang kanyang kwento. Ang Talon ng Daranak o Daranak Falls ay isang popular na lugar na dinarayo ng mga turista sa panahon ng tag-init. Ang mga dumarayo dito ay galing sa iba't ibang bahagi ng Maynila at mga karatig bayan. Madali lamang marating ang Talon ng Daranak. Simula sa bayan ng Tanay hanggang Talon ay 20 minuto lamang ang oras na iyong gugugulin upang marating ito. Ang Daranak Falls ay itinuturing na isa sa pinakamagandang likas na yaman ng Rizal na pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Tanay. Malamig at malinis ang tubig dito. Makikita mo ang luntian at nagtataas ang punong kahoy sa paligid. Madalas dito nagpipiknik ang mga mag-anak. Upang mapanatili ang kalinisan ng lugar ay kailangang itapon ang mga basura sa tamang lugar. May katapat na parusa ang mahuhuling lalabag sa alituntunin ito. Nagustuhan mo ba ang ating maikling kwento? At upang higit mong mapalalim ang iyong pangunawa at kaalaman sa mga diptongo at cluster, maari mong gawin ang ating susunod na gawain kasama ang iyong mga magulang. Iiwanan ko ito bilang isang takdang gawain. Pumili ng dalawang salitang cluster at diptongo mula sa binasa nating kwento o sanaysay na Ang Talon ng Daranak. Gamitin ito sa sariling pangungusap at gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa cluster, maghanap ng dalawang salita at gawan ito ng pangungusap. Gayon din para sa diptongo. Halimbawa ng mga salita sa diptongo na atin ang nakita kanina ay punong kahoy at tanay. O halimbawang pangungusap para sa punong kahoy, napakatataas at napakaraming punong kahoy sa aming probinsya. Para naman sa salitang tanay, masarap magpunta o gusto kong pumunta sa tanay sa susunod na buwan. Ito yung halimbawa ng iyong gawain o takdang gawain para sa ating aralin sa araw na ito. At iyong tandaan, ang cluster ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. At ang diptongo naman ay pinagsamang tunog ng isang patinig mula sa A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Ngayon, natitiyak kong lubos mo nang naunawaan ang ating aralin para sa araw na ito. At ako ay nagpapasalamat sa iyong pakikinig at panonood sa ating aralin. Hanggang sa mga susunod nating aralin sa Filipino, samahan niyo akong muli. At ako si Teacher Aiza, lagi akong masaya na ikaw ay makasama. Paalam!